Writer, PH Studios. Tell me about the most challenging part, or the most memorable part in doing the shoot. All right, the most challenging part talaga is yung ano, like how can we still pull it off na considering the health protocols, diba? Yun yung pinakamahirap talaga, which is we follow the health protocols and sobrang blessing kasi yung may-ari ng resort is KBGO, so pinahiram niya yung ganda ng resort nila. And of course, it's directed by Direk Nigitan Shanko, which is a dancer din before. So meron na siyang mata talaga pagdating sa sayaw. So yung pinaka-ano naman, pinaka-memorable is yung sumasayaw ako sa yate, yung speedboat, sumasayaw ako doon. Sobrang hirap sumayaw doon kasi ang bilis ng takbo. And hinahanap ko yung drone. So, buti na lang, safe naman. Hindi naman ako naanun. Pero sobrang hirap talaga doon sa part. Alam ko yung sasabihin mo, yung umaakyat baba ka sa hagdan kasi sabi ko, baka mapatid. Kinanood ko eh. Yung... But you did it so well. I did. Yung sand dancer fan, sobrang na-injure ako doon. Pero yung tumatakbo na speedboat na sobrang bilis, tapos sumasayaw ka na kailangan on beat, mahirap talaga siya. So, pero masaya. At the end of the day, sobrang masaya ako sa music video. And yun talaga yung nagusto namin i-pull off ni Direk Nigi. What are your realizations about being a celebrity? Number one, sir. Never kong pinasok sa utak ko na I'm a celebrity. Never. Like, I'll still go to malls, I still go to shops na hindi ko iniisip na celebrity ako. Kasi at the end of the day, hindi siya yun yung pinagdasal ko eh. Number one na pinagdasal ko kasi is, Lord, use me to spread love, spread light and happiness to people through my God-given talent. And then yung realizations ko, number one, sir, I've been humbled and, you know, been... ano, talagang ang dami ko natutunan, like, tao tayo nagkakamali. So, dun talaga, yung niyakap ko yung pain with all the people who is hating and bashing me. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga natin mapipigilan yun. And, you know, I've raised my vibe na just put my, direct my focus to things that matter. Like, number one, my family. Number two, yung mahal ko sa buhay. Number three, yung fans. So, yun yung importante sa akin. And then, realizations is just, itong year na to is talagang kung lilingunin ko, ang dami ko palang kaya pang pwedeng gawin.